Ayan guys, mga kapatid, kumusta naman kayo? Ayan, long time no see, no? But now see na pa rin. Ayan, so ang gagawin po natin ngayon ay pupunta po tayo sa church namin, sa chapel, kasi maglilinis po tayo ng simbahan. Ayan, ganun ako ka kasipag. Tulungan po natin maglinis ang ating kapwa ka-members sa simbahan. Ano? Samahan nyo ako sa gagawing content natin ngayon sa vlog na ito, sa araw na itong Sabado, no? Ayan, meron naman tayong panibagong content vlogs na i-upload natin sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat pa rin sa inyong mga taga-subaybay ng aking mga palabas. Samahan nyo ako. Tara! Pukulip. Ayan guys, nandito na po tayo sa church, sa chapel. At mukhang may naglilinis na talaga, nag-start. Parang na-late yata tayo. Ano, andyan na si sister. Naglilinis na siya, nakakahiya naman. Hello sister, kumusta naman? So yun guys, kuha muna tayo ng mga gamit. Punta muna tayo sa custodial room. Para kuha ng pangwalis. So ganito kami dito guys, mga members lang yung maglilinis every Saturday. Actually, tatlong ward yung nagsisimba dito. O tatlong iba't ibang lugar kung saan yung mga member na stay o saan sila na ward. Ayan, so dito tayo sa custodial closet at kuha tayo ng... Ano sa itong unang limpyon dito sister, mag ano lang ta? Magsilig lang? Ayan. So kuha tayo ng walis. Ayan. Walis. Ito maganda walis. Maraming walis dito. Ang maganda ito. Ang maganda walis. Ayan. At saka siyempre dustpan. At balik tayo dun. So, ang nasign sa area namin ay ito yung cultural hall at saka yung sacrament hall. Iba-iba kasi yung lugar saan kami inassign yung ward namin. And so, dalawa lang kami muna ni sister. Kasi hindi pa dumating yung iba. Ayan, ang dilim. So, madilim po. At pailawan po natin yung mga ilaw. Ayan, so una, mawalis muna tayo. Tapos,
Ayan, so ito po pala yung sacrament hall namin. Ayan. So dito po kami magsa-sacrament meeting, yung sagradong sacrament ang tinatawag namin every Sunday. So magwalis muna tayo. So kami muna dalawa, ni sister muna magwalis. Magpahinga muna tayo mga kapatid, kasi may hinintay pa tayo, kasi magmamap yung mamaya yung mga hinintay din natin kasamahan. Ngayon itutour muna ko kayo konti sa church. So pataas po tayo mga kapatid, punta tayo sa clerk. Yan yung isang kaward namin na si Jericho, sa clerk office. Isa siyang clerk dito sa ward namin. So dito clerk's office. Yan si Brother Jericho Miles. Hi. Say hi to 20 million viewers. Hi. Ayan, so may ginagawa ka, may ginagawa siya. So ito yung clerk office namin. So dito yung mga records, membership records dito nilalagay. At meron tayong ayan oh, mga scriptures. Ito ang basahon ni Mormon. Ayan. So kung meron kayong mga missionaries dyan na nakikita sa inyo, ha, kung saan man kayo, invite nyo sila sa inyong bahay. At ituturo sa nila sa inyo yung ano ba itong Book of Mormon. Ayan. Oh. Pwede mo nga yun, no? Okay. Tagal lang, unyan lang. Ano na sa nariya? Marami pala ditong mga ano, mga kasulatan. So ito lang yung clerk. Ayan, so dito naman sa taas pa rin tayo. So ayan po, bishop's office. So mga office na yan dyan. Ngayon, pasok tayo sa mga rooms. So may mga rooms yung church namin, dahil after sana, kung regular Sunday lang sana, wala itong pandemic, meron kaming tinatawag na Sunday school. Ayan, ayan, close one. So dito mag-aaral kami ng mga salita ng Diyos. Ayan, so dito sana maraming mga rooms yung chapel o church namin. Kung wala pa lang sana itong pandemic na ito, actually 2 hours yung simba namin talaga. Kasi after ng sacrament meeting namin dun sa yung saan tayo naglinis, meron kaming tinatawag na Sunday school. Pero ngayon, sacrament meeting lang muna. So 1 hour lang, dahil nga sa pandemic. At ganoon din, hindi naman 100% ang nakasimba. Kasi mga 50% lang. Kung ano yung dapat na edad na papalabasin sa gobyerno, yun lang yung nagsisimba din. So papasok po tayo sa cultural hall. Ayan, so ito pala, may tao pala dito. So ito yung cultural hall namin. Dito po kami mag activities ganyan sa church. Nagusta mo, sister? Ano mo, dire mo kuan? So may tao pala kasi. Zoom, mag-zoom.
Ayan, so dahil ayan sila sister, mga stake leaders yan. May activity pala sila sa youth kasi sila yung nag-handle ng youth namin sa church. Dahil hindi pwede mag face to face. Kasi bawal lumabas. Kasi bawal lumabas, may batas. So, ang ginawa nila activities ay yung virtual na lang activities. So, di ba? So, gagamitin nyo yung technologies sa maayos na mga paraan. So, live sila. Live mo, sister? Sa Zoom? Zoom. Yung ginagamit nila yung Zoom. Yan, so isa din sa mga highlights ng church namin po, mga kapatid, ay yung meron kaming every church po, basketball court. Ayan, oh. So ano bang purpose ng basketball court? Bakit may basketball court ng church namin? Kasi para yung mga youth o yung mga members ng church na gusto maglaro, dito na lang sa loob ng church, di ba? At ganoon din, kung meron kaming mga activities like mga sports, yan, sports fest, dito gaganapin namin sa church. Namiss ko na nga yung paglalaro ng basketball every Saturday ng gabi. Kaso, bawal pa daw maglaro ngayon. So, sana kabalik na tayo sa normal na talaga at makapaglaro na. At yun nga, para mapagpawisan na din tayo, maka-exercise pa. Ayan mga kapatid, so na tapos din yung paglilinis natin sa sa chapel. At ganun din na na-quick tour ko kayo konti sa loob ng church namin. At ngayon po ay pauwi na tayo. So, yun po ang ginagawa po namin mga members sa church, no, mga kapatid. Every Saturday naglilinis po kami ng chapel. 2 p.m. to 4 p.m. So, masaya naman dahil yeah, nakaka-exercise ka. Nakaka-exercise ka habang tawag nito. Naglilinis kasi pinapawisan din ako kasi patay yung aircon. Wala kasi kaming remote. Pero ayos lang, at least naka-exercise. So, salamat pa rin sa inyo mga kapatid, ha, na sama pa rin kayo sa akin. At maraming salamat sa inyo mga kapatid sa walang sawang hanggang dito na lang mga kapatid, no? At sa sunod ulit na mga palabas natin, invite ko pa rin kayo na manood. At kung ikaw ay bago pa, huwag kalimutan mag-subscribe na! Paalam!